May gera sa katawan ni Mark. Kwento ni Luis Pigat Maitan. Guhit ni Ariel Santillan. Isa-isang nagkakasakit ang mga kalaro at kaklase ni Mark. Kumakalat ang isang nakahahawang sakit sa kanilang lugar. Hustong makauwi mula sa eskwelahan ay kinausap siya ng kanyang tatay at nanay. Ayaw naming magkasakit ka rin, Mark. Sabi ng kanyang tatay. Kaya sa Sabado, patitignan ka na namin sa doktor at pababakunahan sa kanya. Natatakot po ako, tatay. Huwag ka matakot, anak. Ang mga doktor at nurses ay kaibigan mo. Hindi ka nila sasaktan. Paliwanag naman ng kanyang nanay. Pero masakit po ang iniksyon, sabi ng mga kaklase ko. Hirit pa ni Mark. Masakit ng kaunti pero kayang-kaya mo. Sabi ng kanyang tatay. Nakaya nga ng ate mo eh. Sabay na napatango si natatay at nanay. Ipinakita pa ni tatay ang muscle sa kanyang braso. Kung saan karaniwang itinutusok ng doktor ang iniksyon. Kami man ng nanay mo ay nabakunahan din nung bata pa kami. Pangungumbinsi pa ni tatay. At heto. Pati si nanay ay ipinakita rin ang marka ng isang klase ng bakuna. Ang katibayan ng katapangan. Nang gabing iyon, kinulit ni Mark ang kanyang ate Bianca. Masakit ba ang iniksyon, ate? Oo, medyo masakit. Mamimigat din ang lugar na iniksyonan pagkatapos. Sabi ng lola, parang kagat lang daw ng langgam? Ay, hindi ah. Mas masakit ang iniksyon kaysa kagat lang ng langgam. Bawi agad ni Ate Bianca. Pero kaya mo yun, Mark. Kayang-kaya mo. Eh, kailangan ba talaga yun, ate? Oo, kasi protection daw natin yun, sabi ni teacher. Para di tayo maging sakitin. Tama ang ate mo. Panlaban mo yan sa mikrobyo, anak. Gusto mo bang mapasok ng mikrobyo ang iyong katawan gaya ng nangyari sa iyong mga kalaro? Tanong ni tatay na napadaan sa sala. Naku, ayoko po. Tama, Mark. Regalo ng Diyos ang ating mga katawan. Kaya kapag mayroon silang kaaway, dapat ay tulungan natin silang lumaban. Nagulat si Mark sa narinig. Ha? May kaaway po? Di ko po maintindihan, tatay. Ganito ang sabi ng doktor natin. Nang ginawa tayo ng Diyos, naglagay siya ng mga sundalong bantay sa loob ng ating katawan. Iisa lang ang trabaho nila. Tiyaking mahusay ang takbo ng mga bahagi ng ating katawan. Pero may kontrabida. Ang mga mikrobyo. Kaaway natin sila, anak. Pumapasok sila sa katawan natin para magdulot ng sakit. Singit agad ni nanay. Habang inaabot ang tinimplang gatas kina Bianca at Mark. Bad po ang mga mikrobyo, tugon ni Mark. Oo, pero dahil may mga sundalo, hindi agad sila makapapasok. Maharangan sila. Dagdag pa ni nanay. Kahit makapasok sila, kung gising naman at aktibo ang mga sundalo, hindi pa rin sila makakapanira. Paniguro ni tatay. May malaking yerang mangyayari. Napaisip si Mark sa narinig. May labanan palang magaganap sa loob ng kanyang katawan. Sinubukan pa niyang salatin ang kanyang dibdib at tiyan. Tahimik. Kung mas malakas ang mga sundalo at handa silang lumaban, matatalo nila ang masasamang mikrobyo. Muling ipinakita ni tatay ang kanyang muscle sa braso. Ay, buti na lang po pala at may mga sundalo. Kompleto na po ako sa bakuna. Hindi po ba, nanay? Hirit pa ni Ate Bianca. Oo naman, anak. Matapang si Ate Bianca eh. Oh, matulog na kayo. Gabi na. Habang nag-aalmusal, bakuna pa rin ang pinag-uusapan ng pamilya. Naitanong ni Mark kung anong mangyayari kapag hindi siya nagpabakuna. Kung wala ka pang bakuna, ang mga sundalo mo ay inaantok at hindi handa. Lulugu-lugu sila. Paliwanag ni tatay. Eh saan po ba gawa ang mga bakuna? Naguguluhang tanong ni Mark. Ang bakuna ay gawa sa mga mikrobyong hinuli. Paliwanag ni nanay. Ay, sa mikrobyo pala ang bakuna?
Eh bakit po kailangang ipasok ito sa katawan natin? Di po ba masama ang mikrobyo, nanay? Masama ang mga mikrobyo, anak, habang malalakas pa ang mga ito. Pero ang sinasabi kong mikrobyo na ginagamit sa bakuna ay pinahina na o kaya ay pinatay na. Sadya silang ipinapasok sa katawan sa pamamagitan ng inisyon para gulatin ang mga sundalong aantok-antok. Namilog ang mga mata ni Mark at Ate Bianca sa narinig. Di yata't may mikrobyong sadyang ipinapasok sa katawan? Akala ng mga sundalo, pinasok na sila ng mga kaaway. Nagigising silang lahat. Biglang lumalakas, lumiliksi. Naghahanda silang lumaban sa kaaway. At nagsasama-sama sila para mas malakas ang kanilang puwersa. Singit ulit ni Ate Bianca. Tama, pero false alarm lang. Agaw-agad ni tatay. Kakaunti lang naman kasi ang nakapasok na mikrobyo, tapos pinahina pa at patay na ang iba. Hindi na sila makapagdudulot pa ng sakit sa katawan mo. Pero ang mahalaga, nagigising nito at ginagawang alerto ang mga sundalo. Kaya po pala may na makakapasok na tunay na kaaway. Handang-handa na ang mga sundalo, tanong ni Mark. Tama, ang galing ng anak ko. May pinagmamalaking sabi ni nanay. Habang papunta sa eskwelahan, hindi maalis sa isip ni Mark ang giyera sa pagitan ng sundalo at mikrobyo. Ang iniksyon ng bakuna pala, ang paraan para gisingin at palakasin ang mga sundalo. Tatay, ang galing po pala ng bakuna? Oo, at habang gising ang mga sundalo, protektado tayo. Pero sa paglipas ng panahon, nagsisimula na naman silang antukin. Naku, ano po ang gagawin natin kapag inaantok na naman sila? Kailangan ng paalala. Booster shot ang tawag dito. Ginigising ulit ang mga sundalong inaantok para lalo pa silang dumami at maging aktibo. Wow! Ang galing naman! Maraming uri ng mikrobyo, kaya marami ring uri ng bakuna. Sabi ni nanay. Sabi nga po ni teacher, ang bawat mikrobyo raw ay may katapat na bakuna. Sabad ni Ate Bianca. Ganun nga. Ang kalaban natin ngayon ay ang mikrobyong kung tawagin ay HEPA A at HEPA B. Ang sinisira nito ay ang ating atay. E saan po nakukuha ang mikrobyong iyon? Yung HEPA A, nakukuha natin sa maduduming pagkain at inumin. O kung nakagamit ka ng mga kutsara, tinidor, plato, baso, laruan, o mga gamit ng taong may HEPA A. Ang HEPA B naman ay maaaring manggaling sa tusok ng karayom o iba pang matulis na bagay na nagamit na ng taong impektado ng virus na ito. Maaari ring manggaling ito sa naisaling dugo mula sa taong may HEPA B. Kapag namaga ang ating atay, hindi nito magagawa ang tungkulin nito na mag-imbak ng sustansya. Maninilaw tayo, magkukulang tayo ng sustansya, mamamaya tayo. Kailangang gisingin na ang mga sundalo ko. Nag-aalalang sabi ni Mark. Hindi niya maisip ang sarili na kasing dilaw ng kalabasa at kasing payat ng sitaw. Tama. Kapag nagpabakuna ka, bumubuhay ka ng hindi mapapasok ng mikrobyong HEPA A, HEPA B. Isang iniksyon lang po. Dalawang iniksyon ang kailangan para sa HEPA A. Tatlong iniksyon ang kailangan mo, anak, para sa HEPA B. Ah, alam ko na po. Isang panggulat, ang kasunod ay paalala. Tama, Mark. Hindi agad nakatulog si Mark ng gabing iyon. Nanalangin siya. Lord Jesus, natatakot po ako sa iniksyon. Pero kailangan ko raw po yun, sabi ni nanay at tatay. Sana naman po ay magising agad ang mga sundalo ko. Kayo na po ang bahala sa akin bukas. Amen. Habang naghihintay sa loob ng klinika, naririnig ni Mark ang iyak ng ibang mga bata. Pero tahimik lang siya. Nagbuklat siya ng mga aklat na pambata. Mark, ikaw na ang susunod. Tawag ng nurse. Magandang umaga, iho. Masayang bati ng doktor. Magandang umaga rin po, doktor. Magalang na bata. Ako si Dr. Lozano.
inaalagaan ko ang mga batang kagaya mo. Nawala ang kaba ni Mark nang makitang palangiti at palabiro ang doktor. Sinimula na ang pagsusuri kay Mark. Kinuha muna ang kanyang taas at timbang. Pagkatapos ay temperatura. In-examine ang kanyang mga mata. Tingin ka sa itaas, Mark. Sinilip ang kanyang tenga. Ipinalilinis mo ba lagi ito sa nanay mo? Opo. Sumunod ang kanyang bibig. Ilabas mo ang iyong dila at sabihin mong, ah! Sinalat ni Dr. Lozano kung namamaga ang mga kulani ni Mark sa gilid ng leeg at sa ilalim ng tenga. Pinakinggan nito ang kanyang paghinga. Isara mo ang iyong bibig at huminga ka ng malalim. Yan, ganyan nga. Hinga. Tapos ilabas mo ang hangin. Hinga ulit. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Pinakinggan din ni Doc ang tibok ng puso ni Mark. Itinapat nito ang stethoscope sa dibdib ni Mark. Pagkatapos, inilipat nito sa tenga ni Mark ang ear tips ng stethoscope para mapakinggan nito ang sariling pagtibok ng puso. Wow! Parang tunog ng kabayong tumatakbo. Pinisil ni Doc ang tiyan ni Mark. Medyo bumaluktot si Mark. May masakit ba rito? Tanong ni Dr. Lozano. Umiling si Mark. Nakangisi. Wala po. Nakikiliti lang po ako. Ah, gusto ko lang matiyak na walang problema ang iyong atay. Pali at bituka. Tapos na ang pagsusuri. Ngumiti ang doktor. Wala kang sakit, Mark. Malusog na malusog ka. Ay, salamat po. Samantala, inihanda na ng nurse ang bakuna. Kinabahan si Mark nang makita ang karayom. Pero naalala niya ang paalala ng kanyang tatay. Medyo masakit, pero kaya mo. Pinahiran ni Dr. Lozano ng bulak na may alkohol ang braso ni Mark. Pinisil ang isang bahagi ng kalamnan. Huminga ng malalim si Mark. Heto na. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip ng mga masasayang bagay. Paglaki mo, anong gusto mong maging? Tanong ni Dr. Lozano. Nagulat si Mark. Eh, doktor din po. Talaga? Matatapang ang mga doktor. Matapang ka rin ba, Mark? Tumango-tango pa si Mark nang biglang sabihin ni doktor. Tapos na. O, masakit ba? Konti po. Naramdaman na ni Mark ang pamimigat sa brasong nainiksyonan. Ang tapang pala ng anak niyo, Mrs. Nakangiting sabi ni Doc. Babalik ka sa isang buwan, ha? Bibigyan kita ng isa pang iniksyon. Pagkatapos doon ay isa pa. Ayos ba, Mark? Tanong ni Dr. Lozano. Opo, Doc. At tumingin si Mark sa kanyang nanay. Ngayon po ba ay gising na ang aking mga sundalo? Oo, Mark. Hindi na sila kayang talunin ng mga kaaway. Huwag mong kakalimutang magpasalamat sa Diyos para sa kanila, ha? Opo. At sasabihin ko po sa mga kaklase ko na magpabakuna na rin. Bago sila lumabas sa klinika, binigyan pa siya ng mga maliliit na laro ang sundalo ni Dr. Lozano. O kunwari, ikaw ang leader ng mga sundalo na lalaban sa mga mikrobyo. Sunod-sunod na tango ang naging sagot ni Mark. Sabay saludo, gamit ang brasong may nakadikit na band-aid.